What's up sa inyo? Welcome to this week's video. Yes, tama yung narinig nyo, this week's video. Kasi ang goal ko is makapag-upload ng video once every week. So hit that subscribe button and click this notification bell para ma-notify kayo sa next upload ko. So, ano pa ginagawa natin? Let's get started. Today's video is an unboxing and first impression or first flight ng top of the line DJI drone, which is the DJI Mavic 2 Pro. And kasama na rin yung Flymore combo kit niya. More batteries, more accessories para sa DJI Mavic 2 Pro. Let's get started. Buksan na natin tong box na to. So ito yung box ng DJI Mavic 2 Pro. Buksan na natin. Open this up. Unahin natin siguro. Itong box na to, ang laman niya is extra remote control joysticks. Since detachable na yung sa Mavic 2 Pro, kapag nawala nyo, may replacement kayo. So next item na nanggaling dito sa maliit na box, this is an adapter. USB Type-C going to micro USB. Next item is the data cable. This is a USB Type-C. So itong cable na to, gamit din to for charging the remote control. Next item is yung kable ng remote going to the cellphone para merong live feed yung drone natin. Merong micro USB para sa mga Android phones. And meron ding USB Type-C para sa mga Android phones na makabago ngayon. And yung lightning na ganito for iOS devices is nakakabit na dun sa drone remote. Pusin tayo sa next item. So ito yung battery charger. Yan, dyan ipa-plug yung battery. So pag hindi Flymore combo yung binili nyo, or pag wala yung Flymore kit, isa lang naman yung battery nyo para sa isahan lang talaga tong charger na to. So next item natin is itong remote. Comparing from the previous DJI Mavic Pro, ang kinaibahan nito is natatanggal na yung joysticks and iba yung kulay niya. Gray na siya ngayon. So meron siyang 6 propellers. So apat yung gagamitin natin and spare tong dalawa. So next item is yung pinaka-importanting item sa loob ng box na to, which is the DJI Mavic 2. So ito yung Hasselblad camera na mas malaki yung sensor kaysa sa previous version and dun sa kapatid niyang Mavic 2 Pro Zoom. And isa sa mga changes dito sa Mavic 2 is mas marami siyang sensors, which means mas safe na pala pa rin tong drone na to. Kasi pag nakadetect siya ng object or obstacle, kapag lumilipad siya ng paatras, paharap, pababa, pataas, pagilid, kapag naka-on yung obstacle avoidance, titigil siya automatically para hindi masira yung drone natin. Napaka-intelligent nitong drone na to. Proceed naman tayo ngayon sa Mavic 2 Flymore Kit. Yan. Ang unang makukuha natin is itong bag. Meron siyang mga hooks para maging sling bag siya. Kakabit niyo dito sa gilid. Okay, check natin kung ano yung laman ng bag. Ito, merong adapter na pwedeng ikabit dun sa battery para hindi siya mag-bloat or hindi siya lumobo. Safety precaution din siya para tumagal yung lifetime ng battery. Kailangan i-drain. So, makakatulong to kasi mag-a-act as power bank yung battery. Merong USB to. So, pwede nyo i-charge yung phone or any type of device na merong USB. Next item is yung charging hub. Since Flymore kit to, meron tayong mga extra battery. So, yung same charger is ikakabit sa isang battery hub. So, ito, sunod-sunod niya nang i-charge. So, pag na-full charge na yung isa, magpa-proceed siya dun sa next na battery para ma-charge lahat ng batteries. May kasama pala siyang car charger. Very useful to sa daddy ko kasi always on the go. Charge niya kahit nasa kotse siya. And syempre, yung pinaka-importanting bagay dito sa loob ng bag na to, which is the battery. Itong battery to, approximately meron siyang 31 minutes of flight time. So, tatlo na yung battery natin. Okay na din, hindi ka naman siguro magpapalipad ng drone for 93 minutes or an hour and a half. In my opinion, 3 batteries would suffice na. And dito sa pouch na to, mga extra propellers. Ito yung next na i-unbox natin. So, ito yung Smarty DH800M2. Buksan na natin. Ang bigat niya. So, ito yung waterproof carrying case na binili namin sa Lazada. Pakita ko sa inyo kung ano itsura niya dun sa app or dun sa store ito. Okay ito kasi meron siyang mga latch before nyo mabuksan. And pagbukas natin, merong padding sa loob ng case para pag nabagsak or natumba tong case na to, hindi madadamage yung drone natin. Ayos, may padding. Malambot. Para matesting natin itong carrying case, lagyan na natin yung drone and yung mga accessories. Testing natin isara and syempre, bit-bitin. Alug-alugin natin para matesting natin. Since fit na fit yung foam cutout dun sa mga accessories or dun sa drone natin, hindi siya umaalog sa loob. Which is good kasi hindi sila magbabanggaan, so hindi magagasgas yung drone natin sa loob.
So yon, tapos na tayo sa unboxing ng Mavic 2 Pro, ng Flymore Kit Combo, and ng Smat 3 Waterproof Carrying Case. And syempre, kailangan natin i-test yung drone. So proceed na tayo sa first flight ng DJI Mavic 2 Pro. Let's go! Okay, nakita nyo naman yung lipad natin kanina. Sasabi ko lang, is grabe yung image quality. Very sharp, very detailed, and ang ganda ng kulay. Kapansin-pansin yung sharpness ng mga bahay tsaka nung ulap dun sa shot natin kanina. Now, when it comes to flying the drone naman, hindi siya lag, hindi siya delay, hindi siya nadi-disconnect. And ayon sa website ni DJI, kayang umabot ng 8 kilometers, 8 kilometers. Grabe, hindi mo na makikita yung drone mo nun. And I advise, huwag kayong aabot dun sa 8km distance. Ang advice is always fly within line of sight. Dapat kita lagi yung drone para hindi mawala yung drone nyo. Okay handle yung remote control. Very precise and masarap siya sa kamay. Parang naglalaro ka lang. Very user-friendly, madaling aralin. And as usual, spot on or saktong-sakto yung return to home feature. Kumbaga, kung saan siya nag-take off, dun din siya magla-landing. And most of the time, precise yung landing. Okay, let's talk about hardware and specs. Simulan natin sa gimbal. Meron siyang 3-axis gimbal para sa smooth and stable footage. And sa loob ng camera, meron siyang 1-inch CMOS sensor. Mas malaki compared sa ibang drones, which means capable siya sa low light and vivid yung mga colors niya. This camera also has 20 megapixels, useful pag nag-aerial photography para sharp and very detailed yung mga kuha natin. And nagre-record to ng 10-bit D-Log. Okay to para sa mga gustong magkulay ng footage or mag-color correct. Siyempre, capable din to ng 4K footage. Meron din tong 8GB internal storage and expandable siya through micro SD card. And lastly, meron tong sensor sa lahat ng sides. Meron sa harap, sa baba, sa likod, sa gilid, and sa taas. Which is nakakadagdag ng confidence pag nagpapalipad ka. Kasi alam mong titigil or iiwas yung drone mo pag may na-detect siyang obstacle. Pero dapat mag-ingat pa rin kayo kasi pag nag-crash yan, that's money down the drain. Currently, ang presyo nito sa DJI store is 98,000 pesos. And that's without the Flymore kits, ang mahal. Ingatan nyo pag bumili kayo ng gantong drone, sayang pera. For the Smat 3 bag naman, nabili to ng daddy ko for 3,300. Okay siya, I recommend it. Waterproof and hard case siya para sa drone nyo. Lagay ko yung product link down below. As for other accessories, kung gusto nyong magdagdag pa, check out nyo yung website ng DJI or magtingin kayo sa Lazada. Okay, first impression sa drone na to, okay siya, maganda yung image quality, madaling gamitin, mahaba yung battery life, napakaganda ng drone na to. Overall, compared sa previous drone namin na Mavic Pro and current drone ko na Mavic Air, masasabi ko na sulit tong drone na to. I recommend this drone kung gagamitin nyo siya professionally tulad ng daddy ko, which is yung may-ari ng drone na to. Kasi he's in construction business. Ginagamit niya to for site inspections and masusulit niya yung mga capabilities ng drone na to. And para sa mga hobbyists na tulad ko, I recommend the DJI Mavic Air. Easy to carry and maganda rin naman yung image quality. Pero compared sa DJI Mavic 2 Pro, grabe. Okay, that's it for this week's video. Sana nagustuhan niyo yung unboxing or first impression video ng DJI Mavic 2 Pro. Sana marami kayo natutunan, na-entertain kayo. Thank you for watching. And oo nga pala, since every week na ako mag-upload, hit that subscribe button and ring that notification bell para ma-notify kayo sa next upload ko. Thank you for watching. Oo nga pala, meron telepathy feature yung drone na to. Pakita ko sa inyo. Dapat, ano lang yan? Kaya yan ng telepathy. Wow! Lupit na! Lupit ko naman, sir!
Wala eh, yun talaga eh. Kayang-kayang isip ko eh. Teka lang. Bababain ko na. Lobat na eh. Ay, putik mo yan. Lobat na rin ako, gutom na rin ako. It's just only in the mind. Mind over matter. Mind over matter.